po ako may pinapan. Kasi ito is the best of the day. Mas ay presenter na ating anak at magandang. So, sabi ko sa kanya, Diyos siya. At sa akin. Ay, katatapos ko lang po pinanood yung live with purehelp. Pero sa totoo lang, hindi pa po siya. Hindi pa po tapos. Siya tapos na yung live. Masarap sa pakiramdam yung makakatulong tayo kahit may maliit lang. Kasi alam natin na hindi man nila ibalik yung pasasalamat. Pero siyempre, alam naman natin ang mga tao na itong mga charity vlogger ay mababait ang mga tao. Blood pressure naman. Yeah.
day. I love you more each day. Ayan, tapos na naman yung aking routine. Mamaya, tignan nyo po. Yan ang aming lunch. Binili kahapon sa MIX. Ayan. Ito ang kanin ko. Kanin ng matanda. Tito karne. Karne yan. Yan. Tapos mamayang dinner namin, ito daw ang lulutuin ko. Ito, isda. Tingnan yung pagkain namin hindi fresh. Sa totoo lang. Ang pagkain namin puro frozen. Ito, dinifrost na niya kagabi. Tingnan nyo ang freezer namin. Punong-puno. Puro frozen, hindi siya fresh. Sa totoo lang, hindi ako masaya sa pagkain namin. Kasi nga, puro frozen, hindi ko personada. Madilim ba? So, hayahay. Sobrang hayahay. Wala akong lulutuin. Rahit lang. Pamayang hapon, ito naman ang aming gulay. Bago pumapasok sa trabaho yung madam ko, ayan, ito ang aming gulay. Yan lang. At saka yung i-steam kong isda. Bago siya pumapasok sa trabaho niya, nilalabas na niya lahat yung aking lulutuin. Kaya hindi ako nag-iisip. Tapos siya pa yung nagmamarket. Hindi tulad nung yung kapatid ko. Siya yung nagmamarket, mag-iisip kung paano ibabudget yung pera na pang foods para sa isang linggo. Tapos hindi pwedeng isa or dalawang putahe lang. Ang niluluto ng kapatid ko parang pang apat yung soup, pang lima yung kanin. Ako, wala. Ako lang ang kumakain ng kanin. Kaya yung mga kaibigan ko dito na mga nagme-message na hirap sila sa trabaho, matatapang ang mga amo. Tapos, pag may nakalimutan, kaltas ng $20, diba? Mga ganid yung kanilang mga amo. Sa bagay, itong mga amo ko naman, hindi sila giver na tulad ng ibang amo. Kasi yung iba, lalo na kapag Chinese New Year, nagbibigay sila ng mga double pay, 13-month pay. O kaya malalaki yung kanilang mga lisi. Pero itong mga amo ko, doon sila talo. Yung mga amo ko. Kasi ang lisi ko, 100 lang. Tig-100 sila. Dito, tapos walang mga friend, walang mga bisita. Kasi kapag Chinese New Year, doon naman nagkakaroon ng maraming lisi ang mga helper. Lalo na kapag kunyari dito sila mag-dinner, lahat ng family member magbibigayan ng tig-isang lisi o kaya dalawa. Doon sa dating amo ko ganun, pati mga kapatid, mga auntie, uncle, ganun, lahat sila nagbibigay. Para bang tradisyon na nila na mag-abot. Pero dito sa amin ngayon, itong amo kong ito, hindi kasi wala kaming bisita, bawal magbisita. Kaya sila lang mag-asawang nagbibigay sa akin. Tig-isang din sila, diba? Loging-logi. Pero lugi din naman sila sa akin. Kasi nga, wala naman akong maraming trabaho. Mas marami pa yung trabaho ng amo ko. Pagdating niya siya, magpapaligo kay sir. Papainom ng gamot. Ako wala. Maikling kwento na lang po. Kasi wala naman ako ibang gagawin. Kasi yung routine ko yung ginagawa. Kaya maingay yung ventilador. Kasi kahapon yung in-upload ko, katabi ng ventilador, naririnig ko yung ubong. Kaya yung mapapanood yung video ko kahapon, maingay yung ventilador. Dito sa kabila ko ilalagay. Ito yung isang cellphone ko. Ayan. Dito ako nanonood ng mga live. Kasi ito kasing cellphone ko na ito. Maikli yung camera. Sa totoo lang, nag-video ako kanina.
Nag-video na ako kanina, ginamit ko itong cellphone na to. Kaya lang, biglang huminto. Ito naman, mamaya isi-set up ko na. Ayan oh, bagong-bago. Wala pang naka-download kahit na isa. Kaya mamaya ako asikasuhin, wala naman ako maraming trabaho. Kasi tinatamad din naman ako. Nasanay kasi ako na iba yung, kunyari yung mga anak ko, yung mga anak kong, mga anak-anakan ko sa Central, sila yung pinagsiset up ko kasi marunong sila sa gadget. Eh ako naman kasi, basta lang may magamit. Kaya kapag nagka-trouble yung ating cellphone, hindi ko na alam ang ginagawa ko. Tulad nung nagka-problema ako sa Alipay ko, ang pinaayos ko, ang mini-message ko yung inaanak ko sa Binyag na si Lenlen Gaston. May galam shout out anak. Lenlen Gaston. Siya po yung umayos. Inire-relay na lang niya sa akin yung message. Siya yung tumatawag sa hotline ng Alipay. Mahina talaga ako sa gadget, sa totoo lang. Naamin ko naman yan. Kaya yung pagsiset up ng cellphone, itong ginagamit ko ngayon, ang nag-set up noon si Chantal. Kasi lagi ako magpapatulong. Para bang namihasa na din ako na merong tumutulong. O ganito ate, ganun ang gawin ganito. Ito, ano bang gusto mong ganun. Sila na yung gumagawa ng kwan. Sinasagot ko na lang sila. Ay, kaya sa totoo lang, dami ko, wala ako. Sana may magturo sa akin kung paano yung pag-apply sa pag-monetize ng ito sa aking channel. Kasi magwa 1,000 na po tayo. Magit 200 na lang. Kaya iniisip ko kung paano. Hindi ko alam. Hindi ko pa alam ang gagawin ko. So hanggang dito na lamang po. Maikli lang itong video natin ngayon. Mas mahaba yung video ko kahapon. Sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe Elizabeth Ortiz Vlog. Likes, comment, and share. At huwag pong kalilimutang pindutin ang aking notification bell para po kayo maging updated sa aking mga videos na i-upload pa. Marami pong salamat. Sana po pagpalain tayo ng pong may kapal sa ating araw-araw na pamumuhay. Bigyan niya tayo ng malusog na pangangatawan. Ganon din po ang ating kaisipan. Tulungan niya tayo kung paano tayo makapag-produce para sa ating, para tayo maging financially stable. Huwag natin kalimutang panalangin sa Diyos ang ating katagumpayan para sa ating hinaharap. Kaya hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye-bye. God bless us all. Bye-bye.